Good morning mga kababayan, welcome sa ating panibagong update. So far dito na tayo sa loob ng ating Dolomite Beach mga kababayan. So ito po yung ating makikita, nakakagulat mga kababayan. Dahil sobra pong lutay ng ating dagat dito. So ito lumabas na po yung geotextile na kinapitan ng lumot mga kababayan. So natural lang ito mga kababayan na ganito siya kasi tulad ng sabi ko ng una nating mga vlog na bago itinambak yung buhangin, so may geotextile siya, inilagay sa lalim para kapit na kapit yung buhangin. So kung mag-low tide man siya, so lalabas talaga siya mga kababayan, makikita talaga siya tulad nito, low tide na low tide, so kitang kita talaga siya mga kababayan. So ngayon, ito lang yung update natin. So, samahan niyo ako dito mga kababayan at malinis din siya. Wala ka rin makitang kalat or basura mga kababayan. Dahil napakalinis. So medyo maaga pa, inagahan natin sa pag-update para naman kayo ay ma-update din tungkol nitong ating Manila Bay Dolomite Beach mga kababayan. So may mga kababayan na rin tayo dito, no? Pero hindi pa gaano kadami rin yung pumasyal. Siguro busy yung iba sa ano kasi ilang araw na lang magpapasko na. So dalawang araw na lang Pasko na. So nang makita natin dito, wala masyadong tao mga kababayan. Pero kahit naman na walang tao, nandito pa rin tayo upang magbigay ng update sa ating mga kababayan na lalong-lalo na sa ating mga OFW, immigrant, mga silent viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Na ganito kaganda ang ating Dolomite Beach. Malinis. Pero ito makabawin itong lumutang na to na geotextile kasi sobrang low tide nga yung ating dagat dito. So tulad ng sabi ko, hindi po ito makakasira ng ating Dolomite Beach kasi geotextile lang ito. Tulad ng sabi ko, ito yung unang inilagay bago itinambak yung buhangin, bago inilagay yung Dolomite para kapit na kapit siya. Para kung malakas may yung alon, so hindi po siya masasama yung Dolomite. Nang ganitong makikita natin, no? So kinapitan lang siya ng lumot mga kababayan. So walang problema to mga kababayan, walang problema to. Okay lang ito, no? Natural naman talaga ito nakapitan ng lumot kasi dagat ito eh, no? Pero mas maganda din dito mga kababayan na yung itong lumabas na ano, pwede naman siguro to gupitin, no? Para matanggal siya. So once na sobrang low tide talaga, ito talaga yung makikita natin mga kababayan. Yan talaga. So tuloy-tuloy na tayo sa ating update mga kababayan. Tendahan lang tayo kasi madulas ito. Uy, malambot man.
So baka may isda dito mga babayan. So ito maganda gupitin na lang siguro to. Hindi naman siguro ito masira kahit gupitin itong lumabas na geotextile. Para medyo maganda ganda tingnan siya kasi lumalabas talaga siya. Kasi ito kasi yung pinakababa na eh. Nung unang inilagay ito. So dito naman ito, natuwa ito mga bata. Kita ko rin sa inyo yung area dito sa pwesto mga babayan. So malinis. Simula dito ang pwesto mga babayan, phase 1 at saka pwesto, malinis siya. Wala ikaw, wala kang makitang basura. No? So dito din, ito din no. Nakikita din yung geotextile pero tulad ng sabi ko, okay lang to mga babayan. Walang problema to. Yan. Malinisin natin dagat, no? So malinis din siya mga kabayan, papunta ng pesto. Kahit hindi natin nalapitan yan. Malinis na malinis talaga. So nandito lang siguro ang ating latest update ngayong umaga. Sa mga bago, huwag niyong kalimutan na i-like, comment and share. Subscribe niyo ang aking YouTube channel mga babayan para lagi kayong updated. So ingat tayo palagi. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat mga babayan. Bye-bye!